pasensya na kayo mamaking kuhan dito. Ano ba, Zoe? Hi, guys! Woo, 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 woo. Welcome back to my channel! Yan! So, my channel is Stephanie Ann, okay? So, if you want to follow me on my Instagram account, andyan, ayan. I am Stipipi and I got a Facebook blog or personal blog page at Stephanie Ann. So, follow nyo ako and like my Facebook page, mga sisi. If bago ka lang sa aking channel, you can click the subscribe button over here, dito sa aking baba ng screen, para ma-update kayo sa aking mga new vlog, kasi itong channel ko is all about haul, travel vlog, makeup tutorial, mga beauty hacks, mga review, lahat ng mga iba't ibang cosmetics na nabibili ko. Okay? O kaya let's say mga binibigay sa akin ng mga beloved clients, mga subscribers ko dyan out there. So, eto, this is my mini Divisoria haul. Ta-da! Ayan, diba? Ito yung aking outfit. Ang ganda-ganda. Pak ganun talaga. Ito, super simple lang nung makeup ko, mga sisi, diba? Fresh look lang. Okay, so let's get started! So, mga sisi and beshi, papakita ko sa inyo yung mga isang plastic! Ta-da! Ayan. Lahat to is binili ko sa Divisoria. Okay, papakita ko isa-isa. And guess what? Nakahanap ako ng murang falsies. Okay, Taiwan falsies. Diba nakapag-vlog ako, ibibigay ko yung link dito sa under my description box below, yung link ng how to apply falsies. Ayan. So, uunahin muna natin, syempre yung favorite ko talaga, ayan. Kita nyo naman, diba? Kita ba? Nails. I love nails talaga. Ayan. So, magugulat kayo sa presyo kung magkano talaga yung nails. Okay. Ito siya. Kasi kaya ako bumili. Tara! Napakadami. Okay. Kaya ako bumili ng marami kasi, syempre, alam nyo naman, gusto ko iba-iba yung mga klase ng nails ko. Okay. Sa isang balot nito, mga sisi and beshi, worth 180 pesos. So, isa nito is isang dosena yung laman ng plastic. So, I think 15 pesos isang box. And ito, gamit ko na yung isa. Ayan. So, may mga iba-ibang design siya. Okay. Hindi ko na kasi bubuksan. Papakita ko na lang sa inyo. Ayan. O, diba? Ang ganda. Tapos, dito na may isa. Ayan. So, ito is 180 pesos. Sorry kung may mga naririnig kayong tahol ng aso, si Sophie yun, tapos electric fan, kasi super init talaga. It's summer. Summer, summer, summer talaga. Kaya I need the fresh look lang. Uy, abangan yung aking makeup tutorial, ah. Ay, excited na ako doon. Anyway, proceed tayo mga sisi and beshi sa aking binili. Ito, next naman. Kasi alam nyo ba, di ba napakahili ko talaga sa mga makeup brushes, mga beauty blender. So, meron na siyang 3-in-1. Okay, I bought this limited edition from Real Techniques brush. Dito sa online na tinitingnan ko talaga, nagre-range ng 800, 650, pero nabili ko lang siya ng 350 pesos. Tara, di ba tayo? Ayan. So, meron siyang mga brushes. Ito yung isa. Yung itong brushes na to is Expert Face Brush. Okay. Ito naman sa gitna, syempre, usual beauty blender. Dito naman sa gilid, ito ay isang deluxe concealer brush. Concealer brush. Ayan. Okay, so ito na. Ito kasi yung Real Techniques by Sam and Nick Ultimate Base Set. Ito yung pinaka-base set nila. So, meron din akong binili na isa. Ito. Isang brush din. Pero Real Technique. Kasi gusto ko talagang kumplituhan yung Real Technique brushes. So, ito naman is stippling brush. So, mamaya natin tignan. Ito na muna. Kasi excited ako. Super ganda kasi nung product ng Real Techniques. I got powder brush, blush brush, and then itong dalawang to. So, i-unbox natin itong Real Techniques. Okay. Buksan ko na para hindi na ako mahirapan. Yung parang foundation brush, beauty blender, and then
This one is the concealer brush. Okay? So, ano siya? Ang ganda nung Prada kasi nitong Real Technique. Lalo yung brushes niya talaga. So, meron pa pala siyang kasama sa likod. Tcharam! Tignan natin kung ano ito. Ayan, may Real Technique din siya na pangalan sa baba. Ang cute nung kulay orange. So, paano ba to? Open natin. Ayan. So, ay, wow! Ano pala siya? May mirror and then dito ilalagay ata yung mga baliktad. Dito ilalagay yung tatlong gusto nyong mga on-the-go brushes or mga travel brushes nyo. Dito nyo ilalagay and then may mirror na. Super kika yung ano niya, yung lalagyan niya, 'di ba? So tingnan naman natin tong brush niya. Ay, tingnan natin. Oh, 'di ba? Super ganda ng brush. Okay. Ang lambot niyang gamitin, hindi siya harsh sa ano, sa face pag naglalagay ka ng foundation kasi kalimitan ginagamitan ko ng beauty blender o kaya brush. Pero ngayon nagbo-brush na ako para tingnan ko kung naglo-long last din yung product sa face ko. Naglo-long last din naman. So, abangan niyo yung mga iba ko pang makeup tutorial tsaka mga vlog, okay? So, ayan, this is my foundation or liquid foundation brush. Ayan, ganda din. Ang lambot niyang gamitin. And then next, lipat natin kasi ayoko talagang madumihan yung brush. This one is again concealer brush. May Real Technique. Okay? Medyo ano yung buho ko? So, ito siya. Malambot lang siya, mga CC. Ayan. Gaya lang siya kalaki. So, Real Technique. Ewan ko ba? Parang kasi pag talagang Real Technique yung ginagamit. Nakikita ba? Hindi nakikita. Sorry. Basta parang feel ko pag Real Technique yung ginagamit sa face, hindi ako na pag ginaganon sa face, hindi siya makate. Parang may tumutusok na something dun sa face mo pag ginagamitan mo siya ng brush. Meron ako kasi mga authentic or mga fake na brush na pag ginanon ko sa face, parang aw-aw, sakit. Parang ganon. Pero ito kasi, yung finish ng brush ng Real Technique, napaka-swabe, parang airbrush. So, ayan. And then, itong beauty blender nila, I got more beauty blender talaga. And yun nga, may binili akong lalagyanan ng beauty blender. If you want to check it out, ipopost ko siya sa Instagram account ko at @iamstipipay. You can see yung sinasabi kong container na binili ko. And this one is the beauty blender. Ayan. Diba? Medyo nakita nyo may curve siya dito sa gilid. Para pag nag beauty blender kayo pag ganyan siya, napakadali lang yung apply. Kung nakita nyo. Flat kasi siya dito. Pag ganyan, under eye. Pag dito naman, dito sa pinakadulo, pwede nyo gamitan yung beauty blender nyo pag mga inner area dito sa mata. Pag ganyan, tap nyo lang siya. Kasi hindi naman pwedeng gamitin to sa dulo. Masyado nung malaki. Unlike dito sa dulo, maliit lang siya. Okay? Tapos, super lambot niya. Hindi siya ganun ka matigas. Diba? Unlike dun sa Daiso na binili ko, tinapon ko na siya kasi hindi na siya magandang gamitin pag mga tatlong use na. Unlike dun sa beauty blender na binili ko, malambot at malambot pa rin siya. So, ayan. Next naman. So, ito. Yung stippling brush by Real Technique. So, gusto ko rin to pag-aralan. Kalimitan napapanood ko sa mga YouTube makeup tutorial. Ito yung ginagamit nila sa foundation din. Ayun, gusto ko rin tignan. And, buksan natin. Talagang secure-secure talaga yung brush nila. Promise. Ang hirap yung brush niya. So, kakaiba yung kanina dun sa foundation brush. Ito naman, medyo flat siya. Yun kasi medyo curved, diba? Tapos, kulay pink yung lalagyanan niya. Okay? So, nakalagay nga dito, Real Techniques. So, pag ginagamit nyo siya, hindi rin siya hard sa face, malambot din siya, and try ko pag nag-apply ako ng foundation, igaganon ko. Tapos, ang tawag dito, iniikot sa skin para maging airbrush set yung face ko. So, this is my stippling brush by Real Technique. So, I bought it 200 pesos. Yung kanina is 350. Okay.
So, next, mamaya ako na ayusin. Okay. Ito na. Charan! I got 2 falsies. Okay? This one is Y66 and the other one is M14. Magkaiba sila, mukha lang. Mukha lang silang same kasi nga, makapal sila. Pero hindi. Hindi po sila parehas. Ayan. Okay. Ang pagkakaiba nitong dalawa, ano ba? Medyo yung isa kasi, may pagka-cross-cross din yung pinaka-eye nila. Yung falsies nila. Ito medyo manipis, pero same lang din ang pagkakalagay ng falsies. Ito naman, makapal siya. Kaya yun. Ayan, di ba? Super ganda. So, I bought this for 50 pesos. 50 pesos din. Kaya, hindi ko na tawaran ng 40. Kasi may mga ibang YouTuber na 40 pesos talaga yung nabili nila sa falsies nila. Okay, CC. So, next naman na binili ko sa aking Divisoria haul. Charot. Etong mga, ano ba ito? Choker! Ayan, di ba? Nalilito ako. Diba? Inisip ko talaga. Choker! Ayan! Super ganda, di ba? Ito yung isang binili kong choker. Para siyang peach kasi alam ko talaga, ito yung uso yung mga kulay. Ayan, lalapitin natin. Di ba? Ang ganda. Tapos may gold pa siya dyan. Okay? So, ito namang isa binili ko is color maroon and then color black. Kasi ayoko nung ano, yung parang ganyan na talaga. May mga hinahanap talaga akong kakaiba na choker eh. So, bibili pa ako, maghahanap pa ako ng mga ibang choker dyan. Siguro mga color white, mga kaibang kulay. So, ayan. This is for only, 40 pesos. So, 40. Diba, ang ganda? Kasi, pag mga ganito yung suot o kaya mga open yun dito, pwede siyang lagyan ng mga choker na ganyan. Kaya natripan ko to kasi super simple. Pwedeng ganito or let's say tatanggalin niyo nandito siya sa gitna. Anything pwede. Ito pwede ring gawing headband, mga ipit, kaya 3-in-1 or all-in-1 siya pwede siyang gawin. Okay? Ta-da! Next naman. Ito talaga yung Zoe. Dito kasi yung pamangkin ko. So ito talaga. Ta-da! Shade. So, ito yung shades na binili ko. Ayan, di ba? Ang ganda, girls. So, ito siya. Ayan. So, 100 pesos lang to, tong shades na to. Kasi, di ba, ang dami kong collection na shades. Pag may mga, ano ba ako, ibang haul, sige, papakita ko sa inyo yung mga isang container ko na puro shades. Super dami, talaga. In iba-iba. So, this is my first shades. I bought it 100 pesos. Next naman, diba, naka-plastic pa. Tatanggalin natin, nakakahiya sa inyo mga sisi and beshi. Magulat kayo, parang Korean ako dito. Char! Charan! Okay ba? Alam nyo, kaya na-typean ko tong shades na to kasi may nakikita talaga ako sa mga, Okay, ayan, pwede na ako mag-film. Ang dami kasi nga dito sa bahay eh. Ang dami nagsasalita. Okay. So, ayan. Next naman na shades na binili ko is this one. Alam nyo ba, nung nakita ko to, ayan, diba? Ganda. Ayan. Diba? Nung nakita ko to mga CC, para kasing, yung mga, diba, meron sa mall na parang Korean na shades. Ganito yung mga kalimitan ginagamit nila. Kahit sa mga artista dito sa atin sa Pilipinas, ganun din. Nakitaan ko na to si Kim Chu, si Ma Salvador, mga ganyan. Ganito yung ginagamit nila, na black, na medyo bulky sa face nila. Kasi, parang ganda nung effect. Diba, kita niyo naman? So, ang ganda niya, octagon yung shape niya, kaya hindi yung makikita kasi black talaga siya. Ayan. Reflect tuloy yung ring light ko. Anyway, so I bought this 150 pesos. Diba? 150 pesos. Super affordable. As in. Ang ganda. Ay, lalagay ko na muna dito. Super affordable talaga yung mga shades na binibili ko. So, if you want to buy something
different talaga dun kayo sa Divisoria. Okay, Divisoria Mall talaga kami. Pumunta ni Baby Love ko. Dun ako tumingin ng mga ibang staff. Marami pa akong gusto kasi sale talaga sila as in. Pero nagmamadali talaga kami. Anyway, next naman. So, I got another one. Tanggalin natin para makita nyo yung isa kong shades. Kasi maganda rin to. Hello, madam. Alejo ko lang. Nakaka-madam. Charon. So, this is my third shades. Oh, diba? Ito naman, medyo makita nyo sa edge dito. Ayan, patusok siya. Hindi siya connect dito sa pinaka sa frame. Tapos, paganoon yung isa. And then, color white yung sa side ng shades ko. So, ayun, nakaka-madam. Pero, nakaka-artista ang peg ko dito din. So, alam nyo, hindi kayo maniniwala. Itong shades na binili ko, dun ko rin siya binili. Nalimutan ko yung pasilyo kung anong number, pasensya na. Kasi talagang, pag ako bumili, nakita ko siyang maganda sa face ko, binibili ko siya talaga agad. So, this shade, I bought it 150 pesos. O, taray, diba? San ka makakakuha ng 150 pesos? Nag-sale talaga sila ate. Siguro may mga brand sila na mamahalin doon. Nag-range talaga ng 350 pataas. So, hindi ko talaga afford kasi gusto ko talaga i-haul sa inyo yung napakamura. Pero, social na gamit sa Divisoria. So, diba? Napaka-social. Ayan. So, nakaka-Korean talaga yung shades ko na pinili, diba? So, anyway, proceed tayo. Okay. Next naman na pinili ko is this one. Kasi super favorite ko nga, diba, mga sisi and beshi. Yung mga bohemian or hippie attire. So, nakitaan ko na rin dito si Ate Isha. Isha ba? Yun. Pinofollow ko talaga. Super, ang galing. Ang natutuwa ko sa mga vlog niya. Kasi mga sisi, natural na natural. Para nakipagkwentuhan lang siya sa vlog niya. Ayan. So, eto, mga sisi and beshi. Kung gusto niyo yung mga fashionable na affordable, go to Divisoria Mall. Ayan. Mall din doon na bago. 168999 na tayo. Hindi ko alam kung tama yun. So, tada! Ang dami, di ba po si Sin Beshi? Ayan. So, ito. Itong mga bunhinya na to, yan, may pagbibigyan talaga ako nito. So, hindi ko pa sasabihin kung sino yung mga pagbibigyan ko. Ito kasi nakitaan ko na si Ate Isha nito. Nagamit niya sa Ilocos Cornila. So, sabi ko ba? O, kaya. So, try tayo ng isa. Let's say, ito. Buksan natin. Pakita ko sa inyo kung saan siya nilalagay. And, abangan nyo pala mga season beshi yung aking mga raffle or let's say, mga ipamimigay. Kasi, gusto ko po na ma-share sa inyo yung mga ano ba yung mga binibili ko. Okay, abangan nyo. Kailangan maingat sa pag ano kasi nadikit yung pinakalalagyan niya doon sa mga feathers. Eh, syempre, bawal talaga siyang masira. Okay. So, ayan. Sa Bohemian talaga, mostly, meron talagang mga feather na ganito. Ayan. I got teal, favorite, pink, and then brown. Tapos, may ganitong ano. Ewan ko, peacock ata to. So, try natin. Medyo yung strand niya dito, mga sisi, stretchable siya. So, kahit malaki or maliit yung ulo na paglalagyan, ma-adjust. So, dito siya nilalagay. Let's say, nasa Bohemian tayo. Tamang-tama sa aking screen, diba? Background pala. So, ibababa niyo lang siya. Tapos, ayan, nandito na siya sa baba. O, diba, Bohemian ako. So, tiyan. Super ganda. Okay. So, sisi, alam nyo ba kung magkano lang tong parang Bohemian attire ko na to? Tong headdress na to? I bought it 80 pesos. Tama, 80 pesos. 80 pesos. So, I binili ko is 8. Soon, ano ba yung surprise kung sino yung mga bibigyan ko, diba? Isa sa aking mga favorite. Okay. Okay ba? Diba? Ang ganda sa ganitong outfit. Siyempre, tatanggal nyo na ito, sisi, pag ito yung ginamit nyo. Kasi summer din naman. Oh, so, bagay na bagay sa aking medala. Ganon. So, papakita ko sa inyo yung mga ibang kulay. Oo, sige. Takpan muna, te. Ano ba yan? Show ko lang. So,
So, mainit kasi mga sisi, kaya may electric fan ako sa baba. So, pagpasensyahan nyo na pag masyadong ano, magalaw yung hair ko. So, itong binili kong una, ayan. Super colorful yung pinaka-feather niya. And may mga teal and brown. Ayan. So, next naman, ito din. O, di ba, ang ganda. Super colorful din. Tapos, ito din isa. Parang rainbow color siya. Okay. Alam niyo, favorite ko talaga tong kulay na... Oo, takpan mo na. Takpan mo na lahat sa akin. Charot. Okay. O, sige, isa pa, buhok pa. Ano ba yun? Ayan. Ito, itong parang peacock na feather na yan. Super favorite ko talaga yan. Hindi ko alam kung saan meron sa Divisoria. If merong alam sa inyo sa mga nanonood sa akin dito sa akin channel, please comment under my description box below kung saan nakakabili sa Divisoria. Please, mga sisi and momshi there. Okay. So, next naman, ayan ulit. Ayan. Hindi ko na tinanggal mga sisi sa plastic ha, kasi baka maano yung feather. Pag nasira kasi hindi na siya maganda sa mukha. Tapos ito naman, sa mukha, sa buhok pala. Ayan, ito. Talaga ma-reflect. Pasensya. Tapos ito naman, parang malalaking feather talaga siya na color brown na may white, may teal. Ayan. Tapos ito naman, medyo maliliit. Feel ko pa rin talaga tong bohemian na nilagay ko sa aking headrest. So, Sisi and Beshi, if you like my video, if you like my vlog, and syempre yung channel ko, please click the thumbs up, ayan, under my channel here. Ayan, nakikita nyo. So, if you want to comment, syempre, sana good comment naman, diba? Good feedback from my vlog. So, this, dito sa baba na under my description box below. So, babasahin ko talaga lahat yan. Ayan. Okay? So, syempre, please subscribe on my channel. Meron din ditong click. Just click my camera here. Dito pala, sorry, dito. Click nyo lang yan and subscribe. Subscribe already. Syempre, pag may nakita rin kayong bell, click nyo lang yan para ma-notify kayo sa aking mga new videos and new vlogs. Diba? Dito sa aking channel. So, Sisi and Beshi, thank you for watching and see you on my next video!